Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Katapos nitong marinig ni Moira ang mga sinasabi ng kanyang anak na itong si Sue na hindi na umano ito tutulungan pa, kung kaya't hindi nito matanggap-tanggap ni Moira na inilaglag siya sa kanyang anak sa kadahilanan. Tapos nitong mawala ng malay at nandoon na ito sa loob ng hospital, at ng kanyang pagising ay kanyang kinagisnan itong si Annalyn, at hindi ito makapaniwala na itong si Annalyn ang nagbabantay sa kanya at hindi man lamang umano itong si Sue, kung kaya't galalo itong nagagalit itong si Moira sa kanyang anak. At dito agad nitong naisipan ni Moira na kailangan umano niyang makatakas at gagawin umano nito ni Moira ang lahat-lahat upang matakasan ang kanyang asawa na itong si Robert, dahil ayaw umano nito ni Moira na makulong, kung kaya't agad naman din itong ginawa ni Moira ang lahat-lahat at nagtagumpay nga ito at natakasan nito ni Moira ang kanyang mga kasalanan sa kanyang asawa na itong si Robert. At dito nang makatakas na itong si Moira ay agad naman nitong naisipan ni Moira ang kanyang anak na itong si Sue, ngunit nang malaman nito ni Sue na nakatakas ang kanyang mami ay agad nitong tinawagan ni Sue ang kanyang mami kung bakit umano ito tumakas, at dinagdagan lamang umano nito ang kanyang mga kasalanan. At dito agad naman din itong pinagsabihan ni Moira ang kanyang anak na ang tanga-tanga umano nito kung bakit umano ito kumakampi sa kanyang daddy, na hindi naman umano ito totoong daddy ni Sue at hindi umano ito kadugo, at dapat itong kanyang mami umano ang kakampihan ni Sue dahil siya lamang umano ang kudugo nito. At kung kaya't agad naman din itong napilitan itong si Sue na makikipagkita sa kanyang mami, pagkatapos nitong magsalita ni Moira na kailangan umano silang mag-usap ni Sue dahil kailangan umano silang mag-usap ni Sue. At dito dali-dali naman din itong gumawa ng paraan itong si Sue na hindi mapansin ng kanyang daddy, at dito napagtagumpayan nga nito ni Sue na makatakas sa kanyang daddy at nakikipagkita ito sa kanyang mami, ngunit ikinabulagta naman din ito ni Sue ng kanyang makaharap ang kanyang mami na galit na galit ito sa kanya, at sinumbatan nito ni Moira ang kanyang anak kung bakit umano nito nilaglag ni Sue sa iri itong si Moira. At dito, agad naman din itong nagpapaliwanag itong si Sue na napilitan lamang umano ito dahil inilaglag din umano siya ng kanyang mami na itong si Moira, at sinabihan ito ni Moira na siya na umano bahala dumiskarte, kung kaya't yun umano ang naisipan ni Sue na diskarte na ilaglag din umano nito ni Sue ang kanyang mami. Yan ay ating aabangan sa susunod pang pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.